Okay, so para sa mga tropa dyan, kagaya nating hindi naging successful yung unang pasok nila sa buhay may asawa, eh, huwag kayong mabahala dyan, no? At hindi natin dapat ikakahiya, no? Kasi hindi lang naman tayo, no? Marami namang tropa ba dyan na nakaranas din ng ganitong sitwasyon, no? As a matter of fact, marami tayong mga friends tropa dyan na nahiwalay, nakipaghiwalay, pero they are still friends naman, no, doon sa kanyang dating asawa. May kanya-kanya na silang pamilya, pero okay pa rin naman, no. Parang siguro talagang inisip na rin na hindi sila para sa isa't isa. At kagaya ko nga, no, kagaya ng sinabi ko, it's not the end, no. Makakahanap pa rin tayo ng tamang partner, no, tamang pagkakataon lang. At huwag kayong mabahala kung tayo ay kinakantsawan na hindi kasal. Papil lang naman yun. At ang kasal naman ay hindi naman makalangit na kautusan. Ayan, so yun, no, at least maninindigan tayo, nagpapakatotoo tayo. No, marami namang rason kung bakit kasi hindi successful ang marriage. Pero hindi na yun ang dapat natin pagtuunan ng pansin, no. Dapat mag-move on, no, at lesson learned yan. Kung ano man yung nakita natin mali, hindi natin dapat hayaan na mangyari pa. Yun yung mahalaga yun. And then, siguro, tama rin yung aral, no, na bago natin dapat hanapin yung asawa natin, mapapangasawa natin, is we must seek first the kingdom of God, di ba? Hanapin natin si Lord at siya yung maghahanap ng taong para sa atin, di ba? Kasi yun yung mga makalangit na kautusan, no. Anyway, meron akong ipaparinig sa inyo, no, para naman lumakas yung loob ninyo, no, konti yung mga tropa diyan na pinoproblema nila, no, dati nang may asawa tapos hindi nga makapagpakasal, no. Ay, matagal pa naman yata na ma-approve yung divorce, oh. No, ang hirap din naman yung annulment kasi para sa pangmayaman yan, no. Pero ang makapag-desisyon naman talaga, no, in the end, no, makapag-desisyon ng buhay ng bawat isa sa atin is tayo. At syempre yung kukunin natin, makakasama natin ng maging partner. So ito, panoorin natin yung kunting aral sa Biblia, no, para at least pampalakas, no, pampahim moral. No, pero sa tingin ko din, no, sa paniniwala ko, ito yung tama talaga. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Ayan, maliwanag yung salita dyan, kapatid, ano? Bagaman ang tipan, tao lang ang gumawa, kahit na ang tipan ay between two persons, two humans. Pero pagka napagtibay na yon, ratified, what is the ratification? Kung pumayag ka, kung pumayag siya, nagkaroon kayo ng mutual understanding between you both, yung inyong pinag-usapan magsasama kayo bilang mag-asawa, kinikilala na ng Diyos yun . Bakit? Si Maria at si Jose, wala namang kasal . Kinasal ba si Maria at si Jose? Wala kang mababasa sa Biblia, kinasal sila.